Praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God. Good evening to all our brethren in the Lord. What a blessed day that the Lord has given to us. It's a beautiful Wednesday, and I'm going to greet all our brethren in the Lord. Good evening, Sister Christina Diesta, Sister Anita Tijares. Good evening, Sister Maria Luisa Silubrico. Good evening. May the Lord will bless you. Sister Anna Duxa, Tintin Borbor. Praise God. Sister Lisa Tudinio. Praise God. May the Lord will bless us all. Good evening to all our viewers tonight. And we will share this all together. Praise God. Our link. Good evening to Sister Rinalyn Barros. Praise God. And Sister Loida Orbino, praise God. Good evening, good evening. Pastor Apollo Bino, Sister Ruby Basting, and Sister Sherry Gwen, Sister Jean Ong, Sister Badji in Toronto, Canada. Good morning. Good morning. And Sister Merly Usita in Abulug, Cagayan, Bali. Praise God. May the Lord will bless you. Let us share our link tonight. Praise God. As we continue to greet our online viewers, may the Lord will bless us all. Atin pong i-share ang ating link ngayong gabi. Good evening kay Sister GB Batuampo, Sister Sheila Narcida, and Sister, praise God, Loida Orbino. Good evening, dyan sa Philippines. Praise God. Akin pong i-share, mga kapatid, ang aking link ngayong gabi. Praise God sa ating mga kapatiran. Kasama po natin ngayong gabi si, praise God, Sister Rose 21 Vlog. Sister Rose, maraming salamat. Praise God. Sister Lulaine Juan, Sister Madel Shapno, good evening po sa inyong lahat. Praise God. May the Lord will bless us all. Kasama po natin ngayong gabi, praise God, marami na pong nakapasok, mga kapatid, sa ating channel ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat ng nag-share. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord.
Kaya iba ang ating background ngayon dahil nandito po ako mga kapatid sa ating sanctuary. Praise God. Balik tayo sa unang design natin. Praise God. Kasama po natin ngayong gabi mga kapatid, Sister Praise God. Thank you so much, Sister Rose 21 Vlog. Praise God. Maraming salamat. Praise the Lord. Good evening. Praise God. Sister Perlita Loida Trans. Good evening. Good evening. Praise the Lord. Kasama po natin ngayong gabi ang ilan pa pong mga kapatiran, mga kapatid. Praise God. Yung iba, kumakain pa po. Praise God. Yes, Sister GB, it's a blessed evening. Kasama din natin ngayong gabi, mga kapatid, Sister Cynthia Mendoza. Praise God, kasama natin Sister Cynthia Mendoza. Good evening, mga kapatid. Karamihan po dito taga Saturday Group. Praise God, ang nakapasok po sa ating channel ngayong gabi. Praise God. Good evening kay Sister Elma Ventura. Praise God, salamat sa Panginoon. Kasama din natin Sister Marlene Mamaid. Kasama din natin from Toronto, Canada, si Sister Tess Rabang. Praise God. Si Crystal Joy Munaris. Praise God. Good evening, Pastor. Praise God. Sabi niya, first time na nakasali po dito sa ating live. Welcome, Sister Crystal Joy Munaris. Maraming salamat na ikaw po ay nakadrop sa ating live stream ngayong gabi. Kasama din natin, Sister Lilibit Bidana, Sister Jane Torrente, Miles Deji. Praise God. Sister Marie Python. Good evening, Sister Marie. Sister Bieb Ang, dyan sa Lantau Island. Praise God. Maraming salamat. Praise God na kayo po ay nakadrop ngayong gabi. Praise God. At sa walang pagtatagal mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa, praise God, sa ating lesson. Umpisahan natin ito sa isang panalangin. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa gabing ito sa privilege at opportunity na kami po ay magkita-kita dito sa online. Panginoon, at pagpalain mo ang aming topic ngayong gabi. Ang mga salita mo na aming marinig ay magiging tunay na pagkain at kalakasan. Maraming salamat Panginoon sa bawat isa na nandito ngayon sa online at sa mga tao pa pong maka-drop Panginoon sa video na ito. In the name of the Lord Jesus, wisdom and understanding be given to each and every one of us. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Kasama din natin ngayong gabi si Sister Judith Ahmad, Dale Enriquez, praise God, at si Sister Raquel Mendoza, praise God. So at this time mga kapatid, let us continue our lesson that we have discussed last night. It's all about all that can be shaken will be shaken. Okay, all that can be shaken will be shaken. But thank God, we receive a kingdom that cannot be shaken. So tonight, we will discuss the purpose of sifting. Praise God. The purpose of sifting. Praise God. So we have studied about the life of Simon. Praise God. His ministry, his struggles, praise God. Last night we have discussed about their questioning,
who will betray the Lord, and then at the end of their conversation, they were struggling, they have, you know, division and fighting against who is the greatest. So tonight we will discuss this purpose of sifting. Praise God. And it was Satan himself who asked the Lord that he is going to do the sifting on the life of Peter. Praise God. So tonight, be ready, and I know you will be blessed in this lesson because this is a very powerful lesson. Praise God. Welcome, Brother Jerwin Agunoy. Praise God, Sister Lailin Toripranca, Lilibit Bidana, Leolin Castriunes. Praise God, Sister Ruslin Piskisa, Idna Montealegre. Praise God, magandang gabi po sa inyong lahat. Now, even though Simon Peter had received abundant revelation of who Jesus was, he was not yet walking in the character and humility of Christ. So there is a possibility that we are well versed in the scripture, or we receive a lot of revelations, a lot of experience, yet we are not walking in the character and humility of Christ. Posible yun, mga kapatid. Posible yun. Kasi yun ang nangyayari kay Pedro eh. So pwedeng marami tayong alam sa Bible, marami po tayong nakitang mga dreams, visions, praise God, very strong ka sa one God teaching, one God believer ka talaga, holiness preacher ka talaga, mga kapatid, or believer. But you can have all those experiences, revelations, and favor, praise God. Pero if you will not walk in the character and humility of Christ, then there is still a process that you need to go. Praise God. Para magiging kaaya-aya tayo, praise God, lahat sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. So, he was building his life and ministry with past victories and pride. So, sa buhay ni Pedro, mga kapatid, atin pong nakikita sa last lesson po natin kagabi na Peter was building up his ministry and life in the past victories. Yung mga nakalakad siya sa tubig, nakita niya si Jesus sa transfiguration. Yan, di ba? Pinag-usapan natin yun kagabi. Praise God na ang kanilang, ang kanyang reason, mga kapatid, to inquest is full of selfishness and pride. Praise God. So, ngayon, mga kapatid, ayaw ni ng ating Panginoon na sa bawat mananampalataya, ang ating ministry ay nakapatong sa pundasyon ng pride. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. God hates pride. Kung si Duterte nagsasabi, "My God, I hate drugs," ang Diyos, mga kapatid, He hates pride. Sinabi po dito, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10, iwan ko kung malaki ba sa inyong screen. Gusto kong palakihan, mga kapatid, praise God, kasi okay. Tapos paliitin ko yung mukha ko dito, mga kapatid, para mas malaki yung Word of God. Okay. Praise the Lord. According to the grace of God, sabi niya dito, "According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take heed how he builded thereupon." Praise God. Sa wikang Tagalog, ganito po, mga kapatid, ang pagkasabi. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito,
Ngunit ingatan ng bawat tao, believer ito ha, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So maliwanag mga kapatid, praise God, na ang ating Panginoon ang pundasyon. No doubt about it. Wala na pong ibang pundasyon si Jesus Christ. Pero kung gusto tayong magtayo o mag-build ng ministry sa ibabaw ng pundasyon na ito, mag-ingat tayo, sabi ni Pablo. Ang ingatan po natin kung paano tayo magtayo sa ibabaw sa pundasyon na yan. Kasi kung itayo natin ang ministry based on pride and selfishness, sigurado, hindi talalalago yun mga kapatid. Praise God. Sana nag-gets po natin mga kapatid, praise God, ang point, praise God, ngayong gabi. Okay? Sinabi po dito that Paul admonishes the Corinthian believers to take heed how he build on our foundation in Christ. Praise God. Simon Peter was not building with the materials needed. Okay? Simon Peter was not building with the materials necessary for the kingdom of God, but with supplies such as a strong will and personal confidence. Praise God. So, sinabi po dito, do unaware, he was still awaiting the transformation of his character. His reference was from the pride of life. Tingnan po natin mga kapatid ang 1 John 2:16, ano sinabi ng Bible? For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Praise God. So, nakikita mga kapatid ng ating Panginoon yung nung nag-away-away na yung mga disciples doon sa lamisa, praise God, in their last supper, fighting who is the greatest among them all. And Jesus teaches them that if you want to be the greatest, you must be the servant of all. Now, Peter tried to build his ministry based on pride of the person. Totoo naman yung sinabi ni Pedro. Wala namang mali doon, mga kapatid. Praise God. But pride would never be strong enough to equip him to fulfill his destiny in Christ. If not removed, kung hindi matanggal yung pride ni Pedro, kung hindi siya dadaan sa tinatawag na transformation talaga mga kapatid, this pride would eventually destroy his very life and ministry. Katulad mga kapatid kay Lucifer. Si Lucifer, mga kapatid, ay nung una mga kapatid ay kasama siya sa Diyos. Isa siya mga kapatid sa mga mataas din ang ranggo. Praise God. Kasi sa lahat ng anghel, si Lucifer talaga ang pinakamaganda, pinakagwapo talaga, perfect talaga ang beauty. Praise God. Kaya mag-ingat kayong mga naghahanap ng sobrang ganda mga kapatid, ha? Praise God. Si Lucifer talaga as in perfect talaga ang beauty niya. Ngayon, makikita mga kapatid yan sa Bible, praise God, sa Ezekiel 28:11. Ito po mga kapatid ang sinabi. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, dumating ang salita ng Diyos kay Ezekiel at ito ang laman. Ito ang sinabi. Son of man, si Ezekiel yan ha, hindi yan si Jesus Christ. Si Ezekiel ang tinawag na son of man. Take up a lamentation upon the king of Tyros and say unto him, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. So, si Lucifer mga kapatid ay tinawag po siya na King of Tyros dito sa scripture. At sinabihan si Ezekiel ng Panginoon, son of man, take up a lamentation upon the King of Tyros. Ibig sabihin, para bang pag sinabing lamentation mga kapatid, umiyak ka, praise God, mag-mourning ka.
sa hari sa Tyros. Kasi ang description sa hari ng Tyros, sabihin mo sa kanya, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom, perfect in beauty. Praise God. Yun ang description, mga kapatid. Si Lucifer yan. Praise God. Verse 12. Ano sinabi ng verse 12? Yun. Verse 13. Thou hast been in Eden, in the garden of God. So nung ginawa ang garden, mga kapatid, si Lucifer nandun eh. Nandun si Lucifer. Praise God. Sinabi ng Diyos yan kay Ezekiel, sabihan mo ang hari ng Tyros, magdala ka nga ng lamentation sa kanya. Okay? Thou hast been in Eden, the garden of God. Nung hindi pa naging Lucifer, naging Satanas si Lucifer, nakabisita sa doon sa garden. Every precious stone was thy covering. Sipin mo, praise God, meron din si Lucifer, mga kapatid, ng precious stones na bilang covering. The sardius, topaz, the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald. Kumpleto din siya, mga kapatid, pero may isa siyang kulang. Praise God. Si Lucifer, tinawag siyang, thou art the anointed cherub that covereth. So si Lucifer, mga kapatid, siya ang description na King of Tyros. Anointed cherub. Di basta-basta. Praise God, si Lucifer. And I have set thee, sabi ng Diyos, and I have set thee so. Diyan kita nilagay eh. Ginawa kita na ganyan. Thou was upon the holy mountain of God. Doon sa holy mountain ng Diyos, doon sa trono ng Diyos. Praise God. Nandun si Lucifer. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Grabe mga kapatid. Up and down na sa stones of fire, mga kapatid. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Nung unang ginawa, mga kapatid, at nilikha si Lucifer ng Diyos, sinabi ng Diyos, mga kapatid, perfect talaga siya, as in the ways from the day that thou was created, hanggat itong verse na ito, till iniquity was found in thee. Praise God. Hanggat sa may kasalanan, mga kapatid, may kasamaan, iniquity, praise God, na nakita ang Diyos sa kanyang puso. Ano kaya, mga kapatid, ang dahilan kung bakit, mga kapatid, nabahiran ang puso ni Lucifer ng kasalanan? Bakit siya nagkasala? Bakit ginawa siyang perfect? Ginawa siyang perfect beauty, anointed cherub. Praise God. Ano bang nangyari? Praise God. Verse 16. Ito po sinabi ng Bible. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. Grabe. And thou hast sinned. Kasala ka. Therefore, I will cast thee as the profane out of the mountain of God, and I will destroy thee. Sinabi ng Diyos, sirain kita. Praise God. O covering cherub, from the midst of the stones of fire, thine heart was lifted up. Oo, ito pala ang problema niya. Ang kanyang puso ay napagmataas. Kaya sa istorya, mga kapatid, sa ministry ni Peter, ayaw ng Panginoon na i-build niya ang ministry out of pride. Kasi diyan nahulog si Lucifer eh. Praise God. Hindi na magpaturo, parang praise God. Delikado yan, mga kapatid, yung iniisip mo na perfect ka na, yung iniisip mo na mali ang lahat, ikaw lang ang tama. Yung iniisip mo, mga kapatid, na hindi ka na kailangan, mga kapatid, na turuan dahil feeling mo, mga kapatid, alam mo na ang lahat. Doon nahulog si Lucifer. Ulitin ko po, sinabi ng Diyos, mga kapatid, ginawa siya sa umpisa as in perfect in ways. Pero sa dami, mga kapatid, ng description sa kanya, sa kasikatan niya, mga kapatid, beauty nasa kanya, sinabi doon, thy heart was lifted up because of thy beauty. O yun, kayong mga magaganda, praise God, huwag kayong mapagmataas. Lalo na ang kaharap mo hindi maganda sa tingin mo.
Praise God. Yung kagandahan mo, baka glutathione lang yan, mga kapatid. Ano? Pero ang ugali, mga kapatid, ay parang ano, praise God. Ano ba yon, mga kapatid? Praise God. Ano? Clorox? Praise God. Hindi yung pwede. Oh, oh, ang beauty mo, gluta, tapos ang ugali, muriatic. Nako, delikado yun, mga kapatid. Praise God. So, anong dahilan kung bakit nahulog si Lucifer? He was lifted up. Nag-pop up ang kanyang puso because of the beauty. Kasi isipin mo, ma, isipin mo Sister Lloyd, sa lahat ng anghel, siya ang pinaka-perfect talaga. Walang kapintasan. As in, sinabi ng Bible, eh, pag ang Diyos ang gumawa, perfect talaga. At sinabi ng Panginoon na he created him like that to be so, mga kapatid. Na ganyan talaga siya. Oh. Yan ang praise God. So, mag-ingat tayo sa area na yan, mga kapatid. This heart was his heart. Oh, thine heart, sinabihan siya ng Diyos, thine heart was lifted up because of thy beauty. Hindi sinabi, mga kapatid, ng ibang reason pa. Hindi sinabi na because of your talent. Hindi. Hindi sinabi rin na because of your voice or ano pa, mga kapatid. Hindi. Sinabi niyan, Sister Daisy, good evening, Sister Daisy, Sister Elsie, praise God sa mga late na nakapasok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Micah, praise God. Okay. Hindi sinabi, mga kapatid, ang ibang dahilan eh. Beauty talaga. Kaya hindi, alam niyo ba, mga kapatid, ngayon sa mundo na ang pinaka, praise God, pinaka magastos, mga kapatid, ay ang mga beauty products. Oh, kahit saan ka pupunta ng mga mall, praise God, grabe ang mga beauty products. Mula sa lipstick, mula sa masilya sa mukha, praise God, mula sa mga pabango, mula sa lahat, mga kapatid, praise God, ng mga cosmetics, mula sa mga jewelries and decorations and fashions, praise God, grabe talaga. It's a big business, mga kapatid, sa buong mundo. Billion-billion, mga kapatid, ang kinikita ng mga kumpanya, mga kapatid, mula sa mga beauty products na ang iba ay nagdadala ng cancer sa skin. Praise God. Oh. Yung iba, mga kapatid, ay nag-a-apply, mga kapatid, ng pampaitim ng buhok na may lead, na it leads to cancer of the brain, mga kapatid. Kasi ayaw nila ng puti ng buhok. Gusto nila itim talaga tingnan, mga kapatid. Eh. Meron na tayong lesson dyan, mga kapatid. Ano? Yung iba, nagpapakulay, mga chemicals, mga kapatid. Praise God sa kanilang katawan. Kasi gusto nila, mga kapatid, ang feeling nila, pag ganyan ang kulay, pag ganyan ang kulay, pag ganyan ang itsura, aba, praise God, angat sa iba. Eh hindi, mga kapatid, sa Bible hindi ganun eh. Pag ang puso mo nag-pop up, mga kapatid, dahil sa tingin mo, sa salamin, puti, mga kapatid, ang skin ng mukha mo kaysa iba, hindi, praise God. Tingnan mo ang kilikili at liig, mga kapatid, iba ang kulay, di ba? Delikado yan, mga kapatid. Praise God. So sabi dito sa Bible, thine heart was lifted up because of thy beauty. Anong nangyari, mga kapatid, nung naging proud siya sa kanyang beauty? Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Praise God. Nasubrahan na, mga kapatid, kakintab. Nasubrahan na kakintab, mga kapatid. Ang kuko na sobrahan sa kakintab. Praise God. Ano? Praise God. Ang oh, brightness na sobra, mga kapatid. Pangit din pag nasubrahan, mga kapatid. Praise God. Oh. So sabi ng Panginoon sa kanya, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Okay, mga kapatid. I will cast, sabi ng Panginoon, I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings that they may behold thee. Ayun, hinulog siya ng Panginoon dito sa lupa. Praise God. Hinulog si Satanas, si Lucifer, mga kapatid. Praise God. At nagiging tempter na siya. Nakakasilaw na, mga kapatid. Isipin mo, ang ngipin, kailangan makintab. May gold. Ang daliri, kailangan makintab. Ang kuko, kailangan makintab.
Lahat puro na lang makintab, mga kapatid. Praise God. Sapatos, kailangan makintab. Mukha, kailangan makintab. Buhok, kailangan may glossy pa dyan. Kailangan makintab. Oh, sabi ng Panginoon, Lucifer, dyan ka nasira. Praise God, kasi gusto mong grabe, sobra kakintab. Praise God. Tingnan natin, mga kapatid, ang next verse. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities. Dami siyang kasalanan. Nag-umpisa sa pride sa kanyang puso dahil sa kanyang beauty. By the iniquity of the traffic, therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee. O, kakainin. Noon, mga kapatid, nung hindi pa siya nagkasala, nung wala pa siyang pride sa kanyang puso, he will go up and down in the fire of stones. Grabe, mga kapatid. No? Pero ngayon, sabi ng Diyos, magmula sa iyo, I will bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee. Ayun, itatapon siya doon sa dagat-dagat ang apoy. And I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. Grabe, mga kapatid, nagalit ang Panginoon. Verse 19, all they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror and never shalt thou be anymore. Ibig sabihin, never siya, mga kapatid, na ma-restore. Never siya makabalik sa dati niyang posisyon. Sinabi na, never shalt thou be anymore. Kung ano siya dati, sabi ng Panginoon, hindi na pwede. Hindi ka na pwede makabalik. Hindi, wala nang chance na ma-restore. Wala nang kapatawaran sa iyo. Sobra na ang pride sa iyong puso. Salamat sa Panginoon na tayo, ilang beses tayong nagkasala, ilang beses nagmamataas ang ating puso, ilang beses naging matigas ang ating liig, mga kapatid, na tinawag tayo ng Panginoon, hindi man lang tayo lumingon noon, pero salamat sa habag at biyaya niya na bawat pagkakamali natin, if we confess, He is just to forgive us. Pero kay Lucifer, sabi ng Panginoon, may judgment na kagad eh. Sabi ng Panginoon, and never shalt thou be anymore. Oh, salamat sa Panginoon, Pastor Bino, na tayo'y kinahabagan ng Panginoon, na ilang beses tayong natisod, ilang beses tayong natumba, ilang beses tayong minsan pasaway, matigas ang ulo, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero pinatawad tayo, hindi walang bersikulo sa Bible, Sister Maydulay, na sinabihan tayo, you will never be anymore. Nako, kung yan ang sabihin ng Panginoon sa atin, tapos na po ang istorya. Praise God. The end of your soul na, mga kapatid. Pero salamat. Ano ang invitation ng Bible? Come unto me. Lumapit kayo sa akin. Grabe ang invitation ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Praise God. Kahit tayo ay may pagkukulang at pagkakamali. Sana nakita nyo ang whole picture, mga kapatid. Praise God. Kaya ayaw ng Panginoon na mabuild ang ministry ni Peter in at the top of pride. Kasi ang pundasyon siya eh. At sa ibabaw ng pundasyon, sa ibabaw ni Jesus Christ, praise God, ang mga apostoles, mga propeta, tapos tayo ngayon na nasa last generation, may mga ministry tayo, yung iba sa inyo, ministry sa grupo, may ministry sa pag-aawit, ang iba sa inyo, may ministry sa pagtutugtog, yung iba sa inyo, Sister Glenda, ministry sa backup, pero kung mag-backup ka, praise God, sa ministry, tapos ang pride ng puso mo, mga kapatid, ay hindi mo tinanggal, praise God, it will lead you to destruction. Praise God, na parang sa tingin mo, ako lang talagang pinakamaganda dito sa soprano. Ako na mag-soprano ha, huwag kayo mag-soprano. Sino mang mag-soprano, tiwalag. Praise God. Hindi ganun, mga kapatid eh. Praise God. So, kung meron tayong ministry ngayon, dahil tinawag tayo ng Panginoon, let us walk in the character of humility. I repeat it again. Let us transform ourselves by the power of God. Allow the Spirit to transform us that we will walk in the character of the humility of Christ or in Christ, mga kapatid. Praise God. So, yun lang po, mga kapatid. Praise God. So, tandaan po natin, in Ezekiel chapter 28, yung binasa ko po sa inyo, we see that pride, okay, was the same character flaw found in Lucifer, God's anointed cherub.
Gusto ko pong ulit-ulitin ito sa inyo. Sino si Lucifer, Pastor? God's anointed cherub. Okay? Causing his downfall was the pride of his heart because of beauty. Sabi po dito mga kapatid, now look at what Jesus said to Simon Peter. Ngayong gabi, gusto kong dalhin ko kayo mga kapatid, ano ba ang sinabi ni Jesus kay Pedro mga kapatid, nung ang puso niya ay nagkaroon ng pride dahil nag-away, hindi man lang siya, siya lang ang mabukal kasi kaya siya yung nakasulat sa Bible. Ang iba rin nakipag-away na sila rin ang greatest daw. Pero sabi ni Pedro, ako ang greatest kasi nakalakad ako ibabaw sa tubig. Kayo, nakalakad kayo? Hindi. Kaya ganon. So, Last Supper mga kapatid, sinabi ng Panginoon, papatayin nila ako, ipako nila ako sa cross. They are doing dishonorable thing mga kapatid, nag-aaway. Para silang mga bata, nag-aaway kung sino ang pinaka magaling sa kanila. Praise God. Wala ka silang ka-concern mga kapatid na kinabukasan, hulihin na si Jesus Christ, paluin si Jesus Christ, kurunahan siya ng tinik. Walang nag-isip sa kanila ng ganun. Ang iniisip nila, ako yung pinaka the best talaga. Nakalakad ako sa tubig. Nakakita ako sa transfiguration. Oh, praise God. Meron kayo dyan. Wala kayo dyan. So, tinuruan ni Jesus Christ ang mga apostoles, you want to be the greatest in the kingdom? You must act like the sons of the kingdom. You must not act like a carnal man on earth. You must not act like a mere man, but you must act like the sons of the kingdom. So sons and daughters of the kingdom, they act in humility. Ulitin ko po, kung ikaw po ay maging kabahagi sa sons and daughters of the kingdom, meron kang humility, meron kang submission, may pagpakumbaba, walang kahanginan, walang pagmamataas mga kapatid. Praise God. So, lahat tayo may ministry naman sa church eh. Praise God. Kahit tagawalis lang mga kapatid, pwedeng tubuan ang puso mo ng pride. Ako lang talaga naglilinis dito. Wala na talagang iba. Ako lang talaga naglilinis itong toilet na ito. Ako lang talaga ang matyagang nagmamap. O, diba? Yung iba sumisibat doon sa McDo. Ako lang talaga. O, pag ganun naman kapatid, praise God, ang ministry mo na nakapatong sa pride, delikado talaga yan mga kapatid. Bible school students, I will remind you, praise God, na maaring tubuan tayo ng pride sa mga accomplishments natin. Grabe, ako lang talagang nakasagot sa matching type ni Pastor Plaza. Woo! Praise the Lord! Praise the Lord mga kapatid. Pero ang puso mo, mag-ingat mga kapatid, baka may halong pride mga kapatid. Praise God. So, ngayon mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo ang sinabi ni Jesus kay Peter. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as a wheat. Ito na po, Pastor Bino, yung pinakabersikulo talaga sa ating lesson, the purpose of sifting. Bakit hiningi ni Satanas kay Jesus Christ si Pedro na isip siya mga kapatid na parang wheat? Ano po yung sifting, praise God, sa Tagalog? Ganito po mga kapatid sa wikang Tagalog. Simon, Simon, narito. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. So ang sifting, maliglig, ililiglig ka. Si Satanas mismo ang humingi ng permission kay Jesus Christ. Hiningi talaga. Isipin mo sa lahat ng disciples, hindi nga hiningi si Judas eh. I repeat it again. Hindi hiningi ni Satanas si Judas. Bakit? Nakapasok na siya sa puso ni Satanas eh. Ang pinakamabukal talaga, praise God, at kinatatakutan ni Satanas, kung itong si Pedro na mabukal, kung matransform ito at ang kanyang pagkabukal ay sa preaching, sa kingdom, naku, yari ang kaharian niya. Kaya hiningi niya kay Jesus Christ, praise God, hiningi ni Satanas kay Jesus Christ si Pedro. At nung hiningi niya, mga kapatid, ibinigay ba? Praise God. Ano sabi ng Bible? Sinong makaguess? Nung hiningi ni Satanas si Pedro kay Jesus Christ, ibinigay ba siya ni Jesus Christ? Sinong makasagot sa inyo? Praise God. Okay? You can write your answer in the comment section. Praise God. 5 points po yan, mga kapatid. Hallelujah. Oh, yun ang sabi niya, mga kapatid. Oh,
Ang sagot, hindi siya nag-yes, hindi rin siya nag-no kay Satanas. Praise God. Ulitin ko po, nung hiningi ni Satanas si Pedro kay Jesus Christ para maliglig siya na parang trigo, hindi sinabi ni Jesus Christ, Sister Micah, na yes, hindi rin sinabi niya na no. Pero ang sinabi lang niya kay Pedro, hindi niya sinabi na, Pedro, ibinigay na kita kay Satanas. Hindi. Hindi rin sinabi ni Jesus Christ na, Pedro, hindi ako pumayag talaga kasi mahal na mahal kita. Hindi rin sinabi ni Jesus Christ yun. Kasi gusto ni Jesus na mawala yung pride sa puso ni Pedro, kaya ito ang sagot ni Jesus Christ. Mga kapatid, praise God. So bago ko, mga kapatid, ibigay yan, praise God. Sabi ni Steria, beware kasi pwede pala tayo hingin kay Satanas. Oo, pwedeng hihingiin ka ni Satanas sa Diyos para ikaw ay ililiglig niya. So ano po ba ang purpose ng pagliliglig? Yan ang topic natin. Introduction pa lang ito, mga kapatid. Ano po ba ang purpose? Bakit ka ililiglig? Pastor, grabe talaga itong amo ko. Grabe talaga itong trabaho ko, Pastor. Grabe talaga itong husband ko. Grabe itong kapatid ko. Grabe itong anak ko. Oh, Pastor, para akong nililiglig ngayon. So mag-ingat ka. Kailangan malaman mo. Huwag kang huminto sa church. Pag nililiglig ka, once na huminto ka, nako, vulnerable ka, mga kapatid. Kaya once na nililiglig ka ng maraming mga pagsubok, mas lalo kang didikit sa presensya ng Diyos. Mas lalo kang, praise God, mag-pray, mas lalo kang magpuri, mas lalo kang magpasubmit. Okay? Praise God. Okay, ngayon, sabi po dito, pride open the door for the enemy to come in and sip Simon Peter. Sinabi ni Sister Rhea sa comment section na beware dahil pwede kang hingiin ni Satanas. Ganito, Sister Rhea, base sa picture natin nakikita ngayon, ang kaaway, pwede lang siyang makapasok at hingiin kanya para ililiglig niya kung meron kang pride. Kung wala kang pride, wala siyang magawa, hindi ka pwedeng hingiin para ililiglig. Kasi ang pride kasi, yun ang ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos. So once na makita niya na ang isang tao ay ma-pride, sabi ni Satanas, aba, kakulay ko ito. Pwede niyang kasabi na kakampi, mga kapatid. Magkakulay kami. Magkapartido kami. Kaya hingiin siya sa Diyos na, Lord, pariho kami ng puso. Nahulog ako dahil sa pride. Pwede ko ba siyang ililiglig? Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating mga achievements, sa lahat ng ating gawin sa ministry, ingatan natin ang portion na ito, na hindi tayo, mga kapatid, maging boastful ba? Hindi tayo maging mahangin, mapagmataas, magsalita, hindi ma-approach, ganun, mga kapatid. Kasi yun ang door, sabi dito, mga kapatid, sa kaaway, para ikaw ay ililiglig. Sister Rhea, nasagot yung tanong mo, ha? Sino ang ililiglig, Pastor? Sino ang pwedeng hingiin? Yung may mga pride. Praise God. Okay. Praise God. So sabi po dito, the word sip. Ano yung word sifting from the word sip? S-I-F-T. Okay? Is translated into the Greek word sinyaso. Okay? Ulitin ko po. Sinyaso. It means to sit, shake, in a shape, figurative by inward agitation, to try one's faith to the birds of overthrow. Praise God. Para bang sumakay ka, mga kapatid, ng roller coaster, pag hindi na kaya, mga kapatid, sa iyong paghinga, mga kapatid, pwedeng magsuka ka, pwede, mga kapatid, i-throw up mo yung kinakain mo, mga kapatid. Pwedeng ilabas mo yung mga kinakain mo, mga kapatid. Okay? Ang sifting, mga kapatid, parang ganun. Tinanggap mo ang lahat ng doktrina, pagtuturo, tinanggap mo, mga kapatid, ang katuruan, praise God. At once na
ililiglig ka, isusuka mo yun. It is a try of one's faith, praise God, to the birds of overthrow. Susubukin ang iyong pananampalataya hanggang dumating yung punto na isuka mo yung pananampalataya mo. Praise God. Yan ang word na sip. Gusto ni Satanas, mga kapatid, na isuka mo, ilabas mo, praise God, yung kinakain mo, mga kapatid, na spiritual food. Nagets ninyo? One God, amen tayo ng amen. Pasok na pasok sa ating isip at puso. In Jesus name baptism, repentance, holiness, praise God, forgiveness. Pasok na pasok yan sa ating puso kasi tanggap natin yan. Pero pag dumating, mga kapatid, yung pride sa puso mo, praise God, dahil sa dami mo ng achievements, victories of the past, ililiglig ka ng kaaway, the enemy will seep you to try your faith until in the birds, to the point of birds, praise God, that you will throw up. Praise God. Sabi ni Sister Daisy, kailangan lunukin ang pride. Oh. Praise God. Yan pala ang ibig sabihin ng sifting, yung ililiglig ka. Now, if Jesus had the mentality many have in the church. Now, if Jesus had the mentality many have in the church, He would have said, let's pray, guys, and bind this attack of the devil. We're not going to let Satan do this to our beloved Simon. But look what he's saying. Mga kapatid, meron pong lesson dito, mga kapatid, praise God. Hindi sinabi ni Jesus, okay, let's pray, guys. Kasi hiningi si Pedro ni Satanas, let's bind the attack of the devil. We are not going to let Satan do this in our beloved Simon. But look what Jesus said. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Ang sinabi ni Jesus ay ito. Nung hiningi siya, mga kapatid, ni Satanas, nung hiningi si Pedro kay Jesus Christ, si Satanas ang humingi, mga kapatid, anong sagot ni Jesus? Praise God. Peter, but I have prayed for thee. Hindi siya nag-yes, hindi din siya nag-no. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan dadaan ka sa process, dadaan ka sa transformation, kailangan matanggal ang pride, pinag-pray na kita. I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Praise God. So anong ibig sabihin? Naliglig ba si Pedro? Yes, naliglig si Pedro. So, pumayag si Jesus, Pastor. Praise God, naliglig si Pedro. Praise God. Pero ang sabi lang ni Jesus, Peter, pinag-pray na kita. Ay, mga kapatid, kung si Jesus mag-pray talaga, praise God. Trust, mga kapatid, na may epekto talaga. Si Jesus na ang nag-pray, Sister Crisadel, eh. Praise God. At nung nag-pray siya, sinabihan na si Pedro, pinag-pray na kita, Pedro, na hindi, that your faith will fail not. Ibig sabihin, dagaan talaga si Pedro sa pagliligdig para matanggal yung pride. Praise God. At ang prayer ni Jesus na ang faith niya, hindi susuko. At meron pa siyang dinagdag, mga kapatid, na trabaho. Sabi ni Jesus kay Pedro, and when thou art converted, ibig sabihin, pag malampasan mo yon, pag, praise God, ay mas strong ka na, strengthen thy brethren. Palakasin mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya dahil sila rin ay susubukin kung magkaroon sila ng pride ng kanilang puso. Madaanan mo ito, Pedro, para meron kang experience. Pero huwag kang mag-alala, Pedro, pinag-pray na kita. Praise God. Hindi sinabi ni Jesus na, Pedro, huwag kang mag-alala, hindi ako pumayag na hiningi ka ni Satanas. Hindi. Ang sabi ni Jesus, pinag-pray kita that your faith will fail not. Praise God. Ito po, mga kapatid, ang Tagalog. Datapuat ikay, ipinamamanhiko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, kung ma-restore ka na, kung makabalik ka na, sinabihan siya, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So, ang tanong, dumaan ba si Pedro sa pagliliglig nung hiningi siya, mga kapatid?
The answer is yes. Hindi siya binara ni sa, si Jesus, hindi siya, "Up, Satanas! Diyan ka lang ha, huwag kang mag-touch kay Simon Peter ha." Hindi rin sinabi ni Jesus, "Okay guys, let's pray. Maawa tayo kay Simon. Hiningi siya ni Satanas sa akin." Hindi, sinabi ni Jesus, "Pedro, pinag-pray na kita na hindi makulangan ang iyong pananampalataya. At once na ikaw ay makabalik, ma-restore." Praise God. "May ministry ako sa iyo na idadagdag. Pagpatibayin mo ang iyong mga kapatid." So tayong mga dumaan ng mga pagliliglig, tayong mga dumaan ng mga pagsubok, meron ka ng karanasan at by the grace of God, ikaw po ay nagiging overcomer. May purpose pala yun, may ministry yun. Hindi yun itago mo, hindi lang testimony ka ng testimony. Niloob ng Diyos yun na mangyari sa iyong buhay para ang iyong ministry maging matibay. Anong ministry ko, Pastor? Di ba anong ministry natin? Oh, maliban sa reconciliation, ang ministry natin, pagpatibayin natin ang mga kapatid rin na nanghihina. So isipin mo, kung ang buong new life, lahat mga kapatid ay mag-encourage one another, what a kind of revival that we have. Sa isang local church, Pastor Bino, kung ang lahat ay nag-encourage, kasi mahirap kasi sa church kung ang lahat nagdi-discourage. Yun ang purpose kung bakit hindi hinarang ng Panginoon. Ang sinabi lang ng Panginoon, "Pedro, hiningi ka ni Satanas, darating yon para ikaw ay liligligin, pero nanalangin na ako, I pray for thee, na your faith will fail na." Ibig sabihin, wag kang mag-give up, Peter, ha? Tatlong taon kitang tinuruan, praise God, kailangan tumayo ka, matibay, praise God, sa pananampalataya. At once na ma-overcome mo na, at makabalik ka na, Pedro, pagpatibayin mo ang iyong mga kapatid. Praise God. So, ano po mga kapatid ang nakikita po nating aral dito? Jesus did not pray that Simon would escape. Hindi niya sinabi na, "Peter, I already pray that you can escape Satan." No, hindi. Jesus did not pray that Simon would escape this intense, worse-shaking talaga to the point of overthrow na pwede niyang isuka ang lahat ng doktrina na kanyang tinanggap. He prayed that his faith would not fail in the process. Jesus knew that out of this trial would emerge a new character. Nakita na ng Panginoon, once na malampasan mo ito, Pedro, ibang-iba ka na, iba na ang pagkatao mo. Ang karakter mo, iba na talaga. Ang attitude mo, mababago ka talaga. Jesus knew that out of this trial would emerge a new character. The one Simon Peter needed to fulfill his destiny and strengthen his brethren. Satan requested permission to shake Simon Peter so severely that he would lose his faith. The enemy's intent is to destroy the man of great potential who had received so much revelation of who Jesus is. But God has a different purpose for the shaking. Yan ang sinabi ko sa inyo sa first night. Kung si Satanas mag-shake sa isang Kristiyano, ang purpose niya sirain ka, pero iba ang Diyos. Ang purpose kung bakit ipahintulot ang pagliliglig, so that you will be established and become strong and you have a successful ministry to encourage others. God is always a way ahead of the devil. He allowed the enemy to do this in order to shake everything Simon Peter that needed to be shaken. Praise God. So, mga kapatid, meron pong isishare ko sa inyo ngayong gabi. Ito, importante ito mga kapatid. 5 purposes of shaking an object. 5 purpose, kadahilanan. Praise God. Bakit liligligin ang isang bagay? Bakit, kung sa Bisaya pa, iuyog-uyog, you know? Praise God, ikulo-kulo. Praise God. Bakit liligligin ang isang bagay, Pastor Plaza? Meron pong 5 purpose. Nandyan pa ba kayo? Praise God. Hopefully, nandyan pa kayo mga kapatid. Ano? Bakit minsan sa ating buhay, Sister Emily, darating sa buhay na para tayong nililiglig? What's the purpose? Now, gusto ko mga kapatid, maintindihan ninyo mga kapatid ang principle. Kung ang kaaway nagliliglig, sirain ka. Pero kapag ang Diyos ang nagliliglig, para ikaw ay magiging matibay. Okay? Praise God.
So kung nililiglig ka, mga kapatid, at iniisip mo, kaaway ang nagliligbig dito. Ibig sabihin, Sister Lizzie, may pride ang puso mo. Kasi yun lang ang door ng kaaway para ikaw ay liligligin. May pride talaga ang puso mo. So Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa pride ko. Humingi ka ng tawad kaagad para matapos na yung pagliligbig ng kaaway. On the other side of the coin, kung pinahintulot ito ng Diyos, praise God, tandaan mo, ang ministry ng Messiah, praise God, ay nag-pray siya, mga kapatid, sa lahat ng mga believer, na you will not lose faith, na hindi mo i-throw up, hindi mo isuka yung pananampalataya, hindi ka makulangan ng pananampalataya. At in the process, makapag-encourage ka ng iba, kung sila naman, mga kapatid, ang magkaroon ng ganung uring problema. Nag-gets ninyo? Okay, ngayon, umpisa natin, mga kapatid. Praise God. Number one, mga kapatid, na purpose, kung bakit uugain ang isang bagay. Sino sa inyo dito taga-baryo? Ako, taga-baryo ako eh. Sino sa inyo may kupra, mga kapatid? Praise God. Okay? Praise God. Sino sa inyo may mga kupra? Pag naglalagay ka ng kupra, Sister Rubilin, praise God, o kaya mais o ano pang mga ilagay mo sa sako, sa lagayan, kailangan mo siyang minsan, mga kapatid, itaas, tapos i-bagsak ka agad, mga kapatid. O kaya meron sa amin, mga kapatid, merong kahoy, mga kapatid, para ilusak. Yan ang sa amin, mga kapatid. Para magiging siksik, mga kapatid, yung hindi masayang yung space ng sako. Okay? Alam ko, mga kapatid, na nag-gets ninyo ang point, mga kapatid. Ang una talaga, mga kapatid, na purpose for shaking is this: to bring it closer to its foundation. Have you ever seen a construction? Okay? A construction of a building or a house. If they are going to pour out the concrete in the post or a beam, meron silang machine, mga kapatid, na i-shake nila, mga kapatid, para yung simento, praise God, ay palang pupunta talaga sa ilalim. Walang mga butas-butas, mga kapatid. Okay? So the number one purpose of shaking is to bring it closer to its foundation. Pag ang pananampalataya mo ay naliliglig, mga kapatid, at tumayo ka pa rin sa pananampalataya, mas lalong lalapit ka doon sa pinakapundasyon talaga. Now, alam po natin kung sino yung pundasyon. Si Jesus Christ po yun. It's very obvious. So, kung may pagliliglig sa iyong buhay ngayon, Sister Raquel, ang ibig sabihin niyan, malayo ka pa sa pundasyon. Kailangan palapitin ka ng Diyos doon sa pinakapundasyon. Kaya, kailangan i-shake ka para bababa, mga kapatid, praise God, ang lahat ng substance ng iyong pananampalataya, dikit talaga doon sa pundasyon. Praise God. Sana nag-gets po natin, mga kapatid. Yeah, totoo yan, Sister Elma. Para walang gap, praise God. Sabi ni Sister Feli Balbin, isaltik sa Ilocano, Pastor. Oh, yan pala, isaltik. Praise God. Hallelujah. Isansan, Pastor, aron bugat. Yan. Praise God. So mga coordinator, dumaan kayo ng pagliliglig sa unit. Ibig sabihin, kailangan ma, praise God. We need ourselves to bring closer to we reach the foundation talaga, mga kapatid. Pangalawang reason, mga kapatid, is to remove what is dead. Ang ibig sabihin, yung mga bakanti pa, mga kapatid, yun ang mga dead space, ang tawag doon, dead space, para masaksak talaga ng mabuti. Katulad ba sa door-to-door, di ba? Na door-to-door kayo ng mga damit, mga grocery, minsan umaakyat kayo sa taas, at minsan tumatalon-talon kayo, mga kapatid, para talagang sulit, mga kapatid. Walang empty space, mga kapatid, di ba? Yung mga damit ninyo, binabacuum ninyo, praise God, para as in siksik talaga, malaman. That is the purpose, to remove what is dead, the dead space. Praise God. So, tonight, mga kapatid, meron na tayong at least knowledge na kung dumating man sa panahon, mga kapatid, na tayo'y nililiglig, number one, mga kapatid, ano ang dapat nating malaman? Oh, my pride ang puso ko. Lord, forgive me, Lord, kasi nililiglig ako ng problema. May pride yung puso natin. Pangalawa, praise God, oh, Panginoon, salamat, Panginoon. Nakita mo talaga, Panginoon, na may mga dead space sa aking buhay. Lord, praise God, salamat sa mga pagsubok na ito.
So, both sides ba kapatid, merong awareness tayo. Pag may pagliliglig, kung nag-iisip ka na galing sa kaaway, yan ang sign mga kapatid, Aba, Lord, forgive me of my pride. But on the other side, alam na natin, Lord, salamat Panginoon, kasi ang purpose kung bakit niyayanig mo ako, para magi akong matibay at makapag-share sa iba, mag-encourage sa iba. Nag-gets niyo ba? So, ibig sabihin, kahit saan doon, panalo ka pa rin. Panalo ka pa rin, mga kapatid. Ang number three, mga kapatid, is to harvest what is right. Kung nakita niyo sa YouTube, mga kapatid, ang pag-harvest ng mga apple, praise God, sa ibang mga bansa, mga kapatid, praise God, sinishake, mga kapatid, ang puno para yung hinog, siya lang, mga kapatid, ang mahulog. So, to harvest what is right. So, kung ikaw, mga kapatid, ay nililiglig, ibig sabihin, may mga, siguro, mga overripe na. May mga talent ka na overripe na, pero hindi mo pinapagamit dahil hindi ka available. Kaya nililiglig, mga kapatid, praise God. Okay. Next, mga kapatid. Ang purpose to, ang sabi dito, mga kapatid, ulitin ko po, ha? 5 purpose of shaking an object. Okay, number 4, ano yan? To awaken. Diba? Sinishake natin mga kapatid yung mga kasamahan natin sa boarding house na pag natulog na parang mga mantika, ayaw magising, kahit 5 cellphone ang alarm clock, ayaw talaga magising. So ang solusyon, kailangan mong yugyugin mga kapatid. To awake. So mga kapatid, maliwanag po na kung bakit pinahintulot ng Diyos ang pagliliglig minsan sa ating buhay para magising ka, dahil tulog na ang prayer mo. Tulog na ang Bible reading mo, mga kapatid. Tulog na, mga kapatid, ang worship mo. Tulog na ang fellowship mo. Kahit bukas na ang simbahan, mga kapatid, hindi ka rin nagpi-fellowship. Praise God. Dahil tulog na, mga kapatid, ang lahat. Para ka ng mantika, mga kapatid, dahil sobrang lamig. Naninigas na. Kailangan kang i-shake, mga kapatid. Kaya niloob ng Panginoon minsan ang mga shaking, praise God, pagliliglig sa ating buhay para ikaw po ay magising. Pero gising ka na, hindi ka na ligligin, mga kapatid. Hindi ka na yugyugin. Bakit? Gising ka na eh. Praise God. Nakuha ninyo, mga kapatid? Yeah, totoo yan, Sister Emily. Using a tractor to shake the tree. Nakita ko yan sa YouTube eh. Ginagamit nila, mga, may machine sila, mga kapatid. Pag na-shake yung kahoy, grabe, hulog, halos lahat. Yung mga hinog lang, mga kapatid, ang mahulog. Praise God. Ano pa, mga kapatid? Praise God, ang sunod. Ang sunod, mga kapatid, is to unify or mix together so it can no longer be separated. Yan ang pagpurpose ng shaking, di ba? Pag meron kang sinishake, hinahalo, mga kapatid, halo-halo, praise God, sige! Di ba? Nakita nyo ba sa mga tindahan, mga kapatid, kung meron kang, for example, meron kang lagnat, nagka-infection ka, sabi ng doktor, bumili ka ng antibiotic, at yung nabili mo, powder eh. Powder, kailangan lagyan mo pa ng tubig. At may instruction doon, shake well. Praise God, kailangan mong kalugin, mga kapatid. Praise God, sa loob. Anong purpose, Pastor? Para ma-mix ang lahat. Praise God, lahat ng powder, ma-mix talaga. Lahat ng mga elemento doon. Para pag inom mo, mga kapatid, praise God, epektibo yung medisina. Shake well. Praise God, diba? Shake well before use. Narinig niyo ako? Shake well before use. Bago ka gamitin ng Panginoon, shake muna, mga kapatid. Sabihin ng anghel na, anghel, baba ka muna. Gamitin ko na si Sister Concepcion Aguinaldo. Sabi ng anghel, okay, Lord. Instruction, steps, shake well before use. Praise God. So, mga kapatid, sana na-gets ninyo, mga kapatid, ang overall picture. Praise God, na hindi tayo nililiglig para masira. Nililiglig tayo para maging epektibo. Para lahat, mga kapatid, mix together, it can no longer be separated. Praise God. Whew, sabi ni Sir Ilwa, para even. Ganyan eh. Para as in pantay talaga, mga kapatid. Praise God. Yun po ang purpose. So, last paragraph, mga kapatid. Meron ba kayong nakuha ngayong gabi, mga kapatid? Praise God. Any thought process or heart attitude that is rooted in selfishness or pride will be purged. Lahat ng pag-iisip natin, lahat ng attitude ng ating puso na rooted, mga kapatid, sa selfishness and pride,
i-forge talaga ito, tanggalin talaga ito ng Panginoon. As a result of this tremendous shaking, all of Simon Peter's self-confidence would be gone. And all that would remain was God's sure foundation. Parang milkshake na yan, Sister Daisy, ha? Praise God. He would be awakened to his true condition. Nagising si Pedro sa totoo niyang condition. The dead would be removed, the ripe fruit harvested, bringing him closer to his true foundation. He would no longer function independently, but would be interdependent on the Lord. Peter boldly countered Jesus' words, "Lord, I am ready to go with you, both to prison and death." This statement was not born of the Spirit, but out of his own self-confidence. He could not see the foreshadowing of his shaking. Praise God. Sabi ni Pedro, "Panginoon, kung mamatay ka, mamatay rin ako. Kung huhulihin ka, huhulihin din nila ako. Panginoon, ready na ako, kahit mamatay pa ako." Hindi niya nakita, mga kapatid, ang unahan na shaking, mga kapatid. Yun na po, hiningi na siya ni Satanas. Sabi ng babae, "Kasama ka ni Jesus, kasi yung mukha mo at damit parang taga Nazaret ka." Sabi niya, "Hindi ah." Pangatlo, pangalawang babae, sabi, "Oh, yung lingwahe mo, kasama ka kay Jesus." Sabi, "Hindi eh. Mamatay pa ako, hindi ko kasama yan si Jesus." Pangatlo, mga kapatid, "Oh, parang kasama, nakita kita, kasama kita niya." "Hindi. Oh, kahit patayin niyo pa ako, hindi ko yan kilala." Tumilaok ang manok, mga kapatid. Grabing shaking talaga. Dininay talaga, mga kapatid, ni Pedro. Hindi niya alam, mga kapatid, na yun na pala ang shaking niya, mga kapatid. Tumakbo siya sa labas, umiyak, nagsisisi, humingi ng sorry sa Panginoon. Kaya nung siya ay nahimasmasan, mga kapatid, siya ang speaker sa unang Pentecost Sunday, mga kapatid. Siya ang unang speaker doon sa upper room. Napakatapang ni Pedro, mga kapatid. Yung tapang yung una is out of self-confidence, pero yung tapang na susunod, mga kapatid, is born out of the Spirit. Praise God. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayo po ay tinuruan niya. Praise God. Tayo po, mga kapatid, ay talagang binago niya. Kung ano man yung dapat ma-shake sa ating buhay at mawala, tanggalin talaga yon. Yan po, mga kapatid, ang purpose of sifting. Praise God. So magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God. Ito po si Pastor Plaza. Pagsasabi po sa inyo, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. 100 plus tayo, mga kapatid, ngayong gabi. At maraming salamat, mga kapatid, sa inyong time. Praise God. May the Lord will bless us all. And during our trials in life, mga kapatid, na magtulungan tayo sa prayer. Pero mag-trust tayo sa words ng ating Panginoon. Nanalangin siya sa atin. Praise God. Nanalangin siya. Lalo na pag nag-pray in the Spirit ka, ang Panginoon, ang presensya ni Jesus na ang mag-take over sa lips mo, sa tongue mo sa prayer, sigurado yun, mga kapatid. Praise God, magwagi ka talaga sa bawat pagsubok, trials sa iyong buhay. God bless po sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan na isama niyo kami sa prayer, mga kapatid, palagi. Praise God. At kung kayo po'y mag-out sa aking channel, at the same time, mga kapatid, balikan ninyo ang ibang channel, mga kapatid. Mag-iwan kayo doon ng comments, like, mga kapatid. Praise God. Maraming salamat. Share to your friends. Praise God. Share to your group. Ang lesson na ito, mga kapatid, ay dahil napakahalaga po ito sa bawat isa sa atin na meron tayong knowledge sa Word of God. Praise God. So magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God. At salamat, mga kapatid. Don't forget to like and to share. Bago kayo mag-alis, mag-like nyo, mga kapatid, sa ating channel, sa ating video presentation ngayong gabi. At maraming salamat, Sister Liolin Castriones. Praise God. Hallelujah. So, maraming salamat, Sister Luz. Sa inyong lahat, mga kapatid, praise God na nag-review, nagre-review sa mga videos. Maraming salamat. Isama natin sa prayer ang ating mga Bible School students. May exam po sila, mga kapatid, ngayong Sunday, 12 to 1. So, kayong mga taga-Sunday group na umaga, please, pagtapos ng service, umalis kayo kaagad dahil may exam po, mga kapatid, ang ating mga Bible School students. God bless po sa inyong lahat. Praise God. Pagpalain po tayo ng ating
Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ipaalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mo lagi ang Panginoon. Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tangan. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulong. Kasama mo lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, 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 Emmanuel. Kapiling natin, Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, Emmanuel.
bang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba. Sirahin ang diablo ang anyo na paglilingkod natin. Kung nadaramang wala na ang dating pag-ibig na alay ng Diyos sa atin, muling ibalik sa tulong na bahay niya'y sirain ng bagyo't ulan. Unti-unti niyang tinipon ang sapat na kasangkapan upang ito'y handa sa pagawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninin. Lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba. May pag-iis at paningin, huwag nating pabayaan. Sirahin ang diablo ang anyo na paglilingkod natin. Kung nadaramang wala na ang dating pag-ibig na alay ng Diyos sa atin, muling ibalik sa tulong na panalangin.